Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang mensahe ng kapayapaan sa DWDD. Hatid sa inyo ng Imam Council of the Philippines, Salam Advocates of the Philippines, at ng Rotary Club of Manila, Quiapo Central. Ang mensahe ng kapayapaan sa radyo. Para sa bayan, para sa kapayapaan. Assalamu alaikum, peace be unto you. Wa alaikum assalam, peace be to you too. It's the best salam, spread it everywhere. Allah gives you peace, go wherever you may. It's the best salam, spread it everywhere. Allah gives you peace, go wherever you may. The prophets used to say, assalamu alaikum. Once heard, we must say, wa alaikum assalam. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magandang hapon po muli sa ating mga ginilong tagapanood ng ating programang Mensahe ng Kapayapaan. Well, bukas nga pala ay Eid al-Adha, no? The sacrifice of Prophet Abraham. Ayan po mga kapatid, paalala po sa ating advance Happy Eid al-Adha sa lahat po ng mga kapatirang mga Muslim, maging sa ating bansang Pilipinas at sa mandako sa buong mundo. Ayan po. Bukas po ang pagdiriwang ng nasabing sacrifice o sakripisyo ng ating propetang Abraham. Ayan po mga kapatid. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha illa al-hukmi litaqulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wal antum ta'lamun. Akhir ayah sallallahu alaihi wasallam. Yan po ay ating matutunghayan kung saan sa chapter 2 sa surah al-Baqarah or Bakahan bersikulong 188, mga kapatid. Yan po ay yung Sharia in Islam or sa batas ng pang-Islamiko, mga kapatid. Mamaya ay bigyan po natin ng linaw ang ating binasa. Kaya muli po, katropang Madzo Panglima, ay advance Happy Eid al-Adha sa ating mga kapatiran na kung saan mga nakaantabay po sa ating programa ang mensahe ng kapayapaan. Ayan, inuuna ko na po yung mga kapatid natin, ang mga OFW dyan po sa Saudi Arabia. Ngayon po ay sila po ay nagpa-fasting ngayon. Oh. Pag ganitong buwan, mayroon po tayong fasting na isang araw, no? Before the Eid al-Adha. Ibig sabihin, bago po yung dasal sa early in the morning, no? So bukas po ay dyan po tayo maglilid ng sermon or prayer sa Dato Manong Family dyan po sa may Fairview, no? Sa panguna po ng ating kapatid na si Salam Dato Manong, anong tawag dyan? Si Governor James Saliman. Ayan, mga kapatid. Okay. Patropang Maso Panglima. Sige, ano ka muna, bumati ka muna.
A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sumatina wa ang kapayapaan at pagpapala habag ng ating dakilang tagapaglika. So alhamdulillah mga kapatid, at sa ngalan ng Allah, mapagpala, mahabagin at maawain, katotohanan ang lahat ng pagpupuri at pagpapasalamat ay sa Allah lamang, ang Panginoon na sanlibutan. Naway itampok ang kanyang huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya may dalang patnubay sa sangkatauhan. So alhamdulillah mga kapatid, mga kababayan natin nanonood, nakikinig sa programang Mensahe ng Kapayapaan dito sa programang sa himpilan ng Katropa DWDD Armed Forces Radio. So alhamdulillah mga kapatid, at binigyan po tayo ng Allah ng pagkakataon noong nakaraang Lunes ay talagang napaka hindi po yung ulan, partner. Ano pa lang naramdaman mo nung last Monday na hindi po kayo naulanan po ako, partner. Okay, oo, pa ulan. Nakalimutan ko yung payong. Bumili ka ng payong ng ano, yung mga malaki. Isang hektaryang lawak. Naku, matindi. Katulad ng payong na dinala mo doon sa nawala. Anniversary yata ng chaplain. Ibang wala. Iba ang kumuha eh. So yun, naulanan po ang inyong lingkod. At yun, nilagnat. So hindi ako makabangon. Mabuti tumawag ako kay partner. Na sabi ko sa kanya, partner, humingi po ako ng paumanhin, lalo na sa ating mga kababayan nakikinig sa ating programang ang Mensahe ng Kapayapaan, na ikaw na pong bahala magparating sa kanila. Hilot lang yun kasi stress. Oo, alhamdulillah. Ewan ka magpa-stress. Yun nga, partner. Talaga. So pasalamat ako sa ating mga kababayan natin, lalo na siya, partner. Talagang kahit papano talagang matibay po kayo. Diba, sabi ko sa iyo, yung buyo, yun ang kailangan sa mga stress. Sinubukan ko na yung partner. Herbal yun, di ba? Oo nga. Oo, so alhamdulillah. At ibinigay ng Allah, narito po tayo ngayon para makapagbigay ng mensahe about Islam. Malakas ka na ngayon. So ibigay ko muna kay Ustad. Ako po inyong kapatid sa Islam, Brother Muhammad Upangulima. Sama niyo po kami sa loob ng isang oras upang aming apilawanag ang aming paksa ngayon na tatalakayin kay Padre Ustad. Alam mo Katropang Mads Upangulima, no? Yung ang atin lang ay reminders lang po, no? Paalala lang po na dahil marami po tayong nakikita na papanood ng mga kapatid natin na minsan natatanggal sa trabaho. Mm-hmm. Minsan kung ano-ano yung mga nangyayari, mga at least only trials ng mga kapatid. Tama. Mm. Kaya ito binabasa ho natin itong isa pong talata na kung saan ate pong matutunghayan sa chapter 2 verse 188 para po mapaghandaan po natin ating mga sarili na kung yung bawal wag po natin gawin, kung alin yung tama yun po ang dapat natin gawin. Ito tama. Po yung mga isa po sa mga paalaala kautusan ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Taala, Diyos Allah, sa ating ang huling sugo na way sumakinawa ang kapayapaan na si Propeta Muhammad. Mashallah. Katulad ngayon sa Middle East, sa Saudi Arabia, no, sila po ay nagdiriwang ngayon, no, sa itong tinatawag na Eid al-Adha. Mga kapatid. So wala silang ginagawa kundi sila po ay umiikot doon sa Kaaba, ibig sabihin ng Kaaba, the house of Allah Subhanahu wa Ta'ala, God Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung tinatawag na Black Stone. No. Yan po ay ginagawa ng mga kapatid natin na hindi lamang sa bansang Pilipinas kundi sa buong mundo. Sila po ay isa pong mga bisita, no, ng ating Panginoong Allah. Yun ang sinasabi na labbaik Allahumma lak labbaik. Yan po, mga tao, no? Sila po ay umiikot doon ng 7 beses doon sa Kaaba. Yun po ang kanilang mga binabanggit. Sila po ay nagpapahiwatig na aming Panginoon, kami po ay nandito na, kami po ay iyong panauhin sa araw na ito at sa buwan na ito. Kasi yan po yung limang haligi ng Islam. Yes, mga so kapatid. Isinisagawa lang yung mga gawain ng mga sugo at propeta sa panahon ng Amang Abraham. Yes. Ibrahim. At yun po, makikita po natin ang mga bakas ng Propeta Abraham. Oo. Doon po sa tabi ng Kaaba, yung house of God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa English, yung Kaaba, Beetle. Yes. Oo. Yung Mecca, Baitullah. Yung Black Stone, na kunatawag yan, mga kapatid. Now, mashallah. Bigyan po natin ng kahulugan. Yung, okay, kasi ito po, mga kapatid, no,
talagang sabi ng Panginoon, wa ma'utitum ina ilmi ila kalila. Wala po, sabi ng Allah, wala po akong sapat na binigay na kaalaman sa mga tao kundi kalila, napakalit lang. Ngayon, ito po ay aming ipaparating sa inyo. Madalas po naming kinakatok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso, no? Para po maiwasan po natin yung mga dapat nating iwasan, mga kapatid. Itong ano, pagka meron tayong mga problema, no? Go back to basic, yan. Itanong natin sa nakakaalam yung hindi natin nalalaman. Tama. Yan. Kaya ito po, mga kapatid. Kami po ay nag-aaral din, inaaral po rin namin itong pang-Islamiko kasi dito natin nakukuha, no? Kaya ang mensahe ng kapayapaan, lahat po nandito, mga kapatid, no? Ayun, 'yun ang sinabi ng Panginoon, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Huwag ninyong kamkamin, ibig sabihin, ang mga pag-aari o ari-arian ng iba. Naku, o yan, mga kapatid. Wala ta'kulu biha ila hukmi. Yeah? Ibig sabihin, nang walang katarungan, no? Walang katarungan. Gayun din naman ay huwag kayong magbigay ng suhol. Ito yung pinakano to, yung suhol. Kasi madalas, no, marami tayong mga nakikita, napapanood na mga may katungkulan, ayan, na sa sinuman na namamahala o hukom upang inyong makamtan o makamkam sa kamalian ang ilang bahagi ng pag-aari ng iba ay inyong nalalaman na ito ay ipinagbabawal. Allah. Diba? Merong mga hukom, mm-hmm, merong mga pinagkakatiwalaan natin sa ating mga pang-araw-araw na kabuhayan. Mm-hmm. Kaya tayo may mga hukom para sila po iyong magbigay po ng mga tama. Tama. No? Huwag natin gawin ito. Ito po yung gawin natin, mga kapatid. Mm-hmm. Yan, mga kapatid. Yan po ang sinabi ng Diyos Allah subhanahu wa ta'ala sa huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para maiwasan natin, mga kapatid, na hindi po tayo, baga, kung tayo po ay nagtatrabaho, no, bilang isang namamahala, mga kapatid, mm-hmm, no? So ingatan po natin 'yan, mga kapatid, para hindi po tayo masita, hindi po tayo mapansin, no, lalo na ngayon sa panahon ng ating butihing presidente na kauna-unahang presidente na galing po sa Mindanao na si Presidente Rodrigo Rua Duterte. Naku, masyadong talagang parang walang patawad pagka sino po yung nagkasala at napatunayan na nagkamali ang kanyang gawain. Aba, ay si, mga kapatid, talagang tinatanggalin sa trabaho. Kaya gito ganyan, mga kapatid, no? Huwag po natin sirain yung ating usapan o ating agreement sa ating Panginoong Diyos Allah subhanahu wa ta'ala bago po tayo isisilang o isinilang na mula po sa sinapupunan ng ating mga ina dito sa ibabaw ng mundo. Mm-hmm. Meron po tayong ano eh, pinanghawakan ng batas, mga kapatid. Mm-hmm. Especially po sa mga kapatid natin na mga brother Muslim in Islam, mga kapatid, no? Brother and sister, kaya alagaan po natin ang ating mga trabaho, mga gawain, mga kapatid, para po hindi po tayo mapunta sa alanganin. Kaya ipinagbabawal po ng Allah, mga kapatid. Ulitin po natin, huwag ninyong kamkamin ang mga pag-aari o ari-arian ng mga iba na walang katarungan. Kinakailangan. Oh, di ba yung mga... Alam mo, partner, yung sister natin, si Babu Aisal. Si Hadja Aisal, dyan ho sa Lantawan, Basilan. Basilan? Oo. Oh. So, tumawag din sa akin. Tama yung partner, yung binasa mo na aya. Oo, yung kapitan doon, nakalimutan po ng inyong lingkod, yung pangalan ng kapitan doon. Oy, basta ano, kapitana. Oo, kapitana. Islam siya, hindi. Okay. Lalaki yun. Kapitan. Lalaki, kapitan. Oo, so ang ginawa niya, partner, eh, meron po siyang hanap buhay doon sa kanilang barangay. Mm-hmm. Eh, pero yung si Hadja Aisal, eh, taga-Lantawan po. Nandun po siya doon sa sakot yata ng Lantawan, barangay yun. So, ang nangyari, partner, eh, itong kapitan nito, eh, wala po siyang barangay hall. Matagal na ho. Yung butante daw doon, di umano, eh, 4,000.
dami. Tausan. Eh, pero wala siyang kuan. City hall, yung ano, yung barangay hall. Wala sila, wala siyang barangay hall. Oo, hindi siya mag-report. Oo, hindi ko alam, partner, yun ang sabi ng ating ng project. Ngayon, eh nagkaroon lang ng problema doon, inilapit yung bangka niya na nabangga nung tao. Ano yung bangka na yun? Parang yung pambot sa laot. So ngayon, inilapit doon sa barangay. Eh wala, walang action din si Kapitan. Eh, ngayon, tinawagan po ng inyong lingkod para ma-actionan po yung problema. Mm-hmm. So ngayon, pinagalitan siya ngayon ni Kapitan na paalisin na daw doon, kunin daw yung kanyang bahay lupa. Mm-hmm. So sabi ko naman kay Kapitan, tinawagan ko siya, sabi ko, Kapitan, Islam po ba kayo? Sabi niya, oh, Islam. Oo, nasa gobyerno po kayo, bawal po na paalisin ninyo yung tao at wala po sa batas na paalisin yung tao kasi naghahanap po kayo yun. So ganun po. At sa batas naman ng Islam, mga kapatid, mga kaibigan, bawal po kamkamin ang yung pagmamayari ng tao. So kailangan, eh kung meron po kayong alitan, eh coordinate po kayo sa, kasi may mga dato yan, may taga-hukom yan, may mga imam dyan, nandyan po, sila po yung magbibigay ng batas. Yung mga hukom naman, huwag silang pasuhol. Yun ang iba. Sila, underground. Yes. So, pinagbabawal po yung kapatid. Batas. Napakalaking kasalanan po. Kasi, pag dito pa lang sa mundo, kapatid, parusahan ka ng alam mamaya, ay bibigyan natin ng talata yung partner, yung sa ating tinatalakay. Allahu Akbar. Kaya mga kapatid, mga magulang, lalo na po doon sa may mga kapangyarihan o may mga makakilala na mga anuman sa ahensya natin, eh wag po natin gamitin yon kasi bawal po yon. Ngayon, eh masaya po tayo dito sa mundong ibabaw na ito dahil makapangyarihan tayo, pero doon sa kabilang buhay, matindi po yung parusa. Alam mo kasi, katropa, no, ang ginagamit kasi yung makapangyarihan ngayon ang may pera. Opo. Eh kawawa naman yung mga may hirap na walang pera. O yun nga. Talagang nahihirapan, di ba? O yun yung mga kapatid, kung kahit tayo pinagkikinig, nanonood sa ating programa, tigilan na po natin yung pagtanggap ng mga suhol. Oo. Lalo na ngayon sa panahon ni Presidente Rodrigo Duterte, talagang tatanggalin po kayo. Oo, yung corrupt, mga kapatid, wala na yan. Dito, itong amin lang, mga paalala lang sa amin, mga kapatid, ito yung mga aming natutunan, ito po yung according to my knowledge in Islam. So yan po yung aming pinaparating, no, mga patid. Bawal po yung pagkurap, yung kurap, no. Kamkamin mo yung ari-arian ng iba na hindi naman siya, na wala namang katarungan. Mm-hmm. At bawal po rin ang pagpasuhol. Tama. Para ibig sabihin, gawin mo yung may kayamanan na may kapangyarihan. Mm-hmm. Hindi po maganda, yung mga patid. So yun yung yan yung justice. Alam nyo, mga kapatid, talagang mahirap din magsalita, no, kung wala tayong katibayan, wala tayong probe ang amin, mga kapatid. Bago namin isa-in papawid yung aming mga sinasabi, talagang kinukuha po namin sa banal na Quran. Ito po, kaninang umaga ay sinulat ko po ito. Nakita ko po doon sa aking Quran na translation na Tagalog. So, sinulat ko po, mga kapatid. Ayan po, mga kapatid. Hindi natin magkikita. Mashallah. O yan. Para, so, kasulat yung partner. Kaya, kung mayroong kayong mga katanungan, yung sinasabi na back to basic, magtanong kayo sa may mga kaalaman. Kung hindi nyo kayang gawin, yung mga bagay na gusto nyo gawin, ay magtanong po kayo sa may kaalaman. Sila po yung nakakaalam, mga kapatid. Ayan, mga kapatid. O, meron pa tayong isang versikulo. Ayan. Sinabi naman dito ng ating Panginoong Allah sa chapter 4 na surah An-Nisa sa mga kababaihan sa verse 58. Ayan. Sinabi ng ating Panginoong Diyos Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allah ya'murukum an tuwaddu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an takumu bil-adli. Inna Allah ya'murukum ya'idukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Ibig sabihin, mga kapatid, sa katotohanan daw, sabi ng Panginoon, si Allah, ang Diyos Allah subhanahu wa ta'ala, ay nag-uutos sa inyo na inyong ibalik ang pagtitiwala sa kaninuman na nagmamay-ari nito, at kung kayo ay humatol sa pagitan ng mga tao, kayo ay humatol ng may katarungan. Sa katotohanan, tunay namang napakainam ng aral ng ibinigay niya sa inyo. Sino? Si Allah, no?
ang ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, bago siya magbigay ng kanyang salita, pinapadala kay Anghel Gabriel through Prophet Muhammad, the last messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala. No? Mm-hmm. Katotohanan, tunay namang napakainam ng aral na ibinigay sa iyo. Katotohanan, si Allah, ang ating Diyos Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay lagi nang nakakarinig ang ganap na nagmamasid. Kaya wala tayong itatago. Mashallah. No? Alam na alam ng Panginoon, mm-hmm, pagdating sa kabilang buhay, sabihin natin na, paano kaya nangyari? Ay, sobra pa sa... Ano eh, ano man tawag yan? Sa kabilang buhay, walang CCTV. Walang lihim. Yes, sobra pa CCTV ang maitago mo dito sa mundong ito. Kasi sa araw ng pag-uukom, talagang pati kamay mo, partner, yes, salita, ilong, mata, lahat. Nandiyan sa banda sa Surah Yasin. Yung mga kamay natin, ingatan natin yan. Nagsasalita yung mga paa natin, wala, yung mga bungangan natin, sila po yung magiging witness natin pagdating sa kabilang buhay. Napapalubyan sa banal na Quran, mga kapatid. Sila rin po yung magiging kaalaban natin. Kaya alagaan po natin yung lahat ng parte ng ating katawan, yan po ay galing sa ating pong. Dapat partner, may sasabihin ako sa partner. Sang-ayong ka ba doon sa panukala ng ating kamara na ipapatupad bitay? Ah! Oo. Mm-mm. Sang-ayong ka ba doon? Kasi sa batas ng Islam, partner, sa totoo lang, ang batas ng Islam noong panahon ay ginagampanan yung mga ginawa ng mga propeta, yung tulad ng pagnakaw. Actually, partner, ano po masasabi mo doon, partner? Actually, sa Islam, meron yang ano, kung magnakaw ka, puputulan ka ng daliri. Kung magkapatay ka, yun na ipapataw sa'yo. Kung ano man yung nagawa mong kasalanan, yun din ipapataw sa'yo. Yung pumatay na walang kasalanan, partner? Oo, yung pumatay na walang kasalanan. Papatayin din siya. Kaya mga nangyari ba, nakita na yung mga OFW natin. Kaya maingat po kayo mga OFW, no, mga kapatid natin. Diyan sa Saudi, sa Saudi Arabia talagang... Kaya yung mga kababaihan natin dyan, kung hindi sila magpurong, may parusa yon. Tsaka alam mo, partner, hindi naman sila pumunta doon para hindi magtrabaho. Kasi yung iba, pag kayo ay minamaltrato ng inyong mga employer, mga amo ninyo, magsumbong kayo kaagad. Meron po tayong imbahada diyan. Imbahada. Meron tayong mga tatawag sila sa agency, yes, pero yung ibang agency partner, nagtatago sila. Yung mga agency naman natin dito sa Pilipinas, huwag kayong magtago at harapin niyo po ang problema ng inyong pinapaalis. Marami. Anong gusto niyo? Pera lang ang kailangan niyo, ba? Siyempre mga yung iba, hindi natin nilalat, partner. Partner, nangyayari yan. Maraming suspendido ngayon ng mga agency. Minsan nga, inaabuso ng amo, kaya tumakas na yung aplikante. Ngayon, tawag na tawag sa agency, sa kanilang recruiter, wala. So kaya, pananawagan po natin sa ating pamahalaan, yung mga illegal recruiter na yan, o ano man dyan, na walang action sa kanilang mga aplikante, sana po ay inyong agarang aksyonan ito. Suriin niyo mabuti. Lalo na sa ating mga kababayan, mag-apply po tayo doon sa napakabuting agency at formal at yung mayroon pong job order. Kasi marami pong mga ganyan na bago lang dito sa Maynila, wala na. Gumawa na sila ng senaryo. Siyempre, nainganyo yung tao, aalis na. Minsan nga, tourist visa. Visa lang. Oo. Pagdating doon, wala na. May problema na. Katulad ng Emirates ngayon, hanggang ngayon, ban pa rin. Ay, ganun. Bakit hindi masolusyonan yan? Oo. Na para tamang proseso na po yung pag-alis ng mga aplikante. Oo. Yung iba, binabayaran sa airport. Yun ang mahirap, partner. So, kaya ang Allah nang bala doon. Kasi mahirap po. Paano po mawala? Haluan ng... pinagbabawal sa batas ng Allah, talagang sa dito pa lang sa mundo, parusahan ka na, partner. Mahirap po yun. Kaya ano nangyari doon sa yung pilgrimage na ilang taon na, yung nangyari sa mga kapatid natin na Indonesian. Tama, marami yung partner. Ginawa na mga Pilipino, ano ko. May matindi yung mga kapatid, yan po ang pinagbabawal ng Islam, mga kapatid. No? Kaya nangyari sa mga kapatid natin, sila po ay... nagtatago ngayon dahil alam na nila na mali po ito, hindi po ito dapat gawin, bakit niyo ginagawa, mga kapatid? Ang paghanap buhay, pinag-utos sa tamang paraan, hindi po sa masama.
Eh, yung mayaman ka nga, pero kahit anino mo, takot ka. Eh, hindi maganda yung mapatid, no? Sana po yung magandang pamamaraan yung hanap buhay natin. No, katulad ni Malso Panguliba. Ayan, magpapatuloy po ang ating programa ng Mensahe ng Kapayapaan pagkalipas po ng inang paalala mula po sa ating impilam. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. DWDD 1134 kHz, Katropa Radio. Iba tayo. Okay, maraming salamat sa pagpapatuloy ng ating programa ng Mensahe ng Kapayapaan. Ang oras po natin sa buong kapaluan ay 1:31 ng hapon. Okay, alam niyo po mga patid, no? Marami po tayong dapat ipaalam o dapat paalala sa ating mga kapatid. Kaya lang ay itong minsan kinakapos tayo ng oras, ano po mga kapatid, no? So, inuulit ko po yung advance Happy Eid al-Adha sa lahat po ng mga kapatid ng mga Muslim sa ating bansang Pilipinas o sa manlako sa buong mundo, ano po mga kapatid. Bukas na po yan, no? Bukas po ay maaga po tayong gigising, no? Gigising po tayo mga, ano ikaw, anong oras ka gigising? Alas 4 na madaling araw. Mm-hmm. O maligo po tayo. Jam-jam. O maligo po tayo ng mga 10 minutes. Mm-hmm. Baraka yun, okay. Yung pagligo. And then, pag after ng prayer natin, ng Fajar, yung madaling araw, ay mag-breakfast tayo. And then, maghinay-hinay na po tayo kung saan po tayong gustong magdasal. Meron po tayo sa Memorial Circle, Quezon City. Diyan ako partner, magdasal, inshallah. Oh, sa Memorial Circle ka? Oo. Meron din doon sa ano sa Grandstand, Luneta, no? Manila. Mm-hmm. Oh, kasi kasama ko po yung si Titing. Kami po yung mag-rubing doon. Yung sa Muslim Consultative. Oo, oh, mm-hmm. Si Titing. Kay Sir Colonel Haymalin. Ah, yes, mabuhay po kayo, Colonel Sir Colonel Haymalin. Mashallah. No? Si... okay. Itong si Police Superintendent Imam Ibrahim Muksir, sa DPA niya, siya po yung Chief Spiritual Ministry Division, Budget and Fiscal Logistic Officer ng Muslim Base and Chaplain, diyan po sa may Camp Krami. Ano po? Ayan, binabati po natin, pagkasama na po ang kanyang pamilya. Alam mo, talagang tagal na pakasipag na tao yan. Naka-attend ka ba partner doon sa... Hindi, kasi malakas ang ulan. Masama rin pakiramdam ko noong araw na yun. Oo. Kaya hindi po tayo nakadalo doon sa meeting na... Ang pinag-usapan doon partner, yung ano, yung regarding po sa Eid al-Adha. Eid al-Adha. Kaya nung tawagan ko si chairman ng ICPI, Imam Council of the Philippines, si Alim Bashir Ahmad, ay sabi niya, pwede mo na i-announce August 21 ang Eid al-Adha dito sa atin, mga kapatid. Kasi ukop nila sa Saudi. Sabay-sabay yan, partner. No? Sabay-sabay po yan, mga kapatid. Wala pong mahuuna, wala pong mahuli, mga kapatid. Yan po. So, yan, inuulit po natin, no?
mga kapatid natin na mga OFW, yung mga andyan na po at yung mga bagong paalis, alam mo Katropang Madso Pangulima, alam ko sa Cotabato ngayon ay parang ban na ata lahat ng yung mga Cotabato mag-abroad. Oo, yung mga abroad. Bakit, partner? Eh, alam nyo, ang daming nare-recruit dyan na mga minor de edad. Oh, tama ka, partner. Oo. Totoo yan. Meron yung mga 14, 15, 16, 17. Yan ang mahirap, mga partner. Oh. Tapos ginagawang 23. Aba, mga kapatid, pandaraya yan. Pandaraya na dahil babayaran yung anuan ng birth certificate para pataasin. Pero pagdating dyan sa airport na susuruin ng immigration, mayroon palang palatandaan na kung ikaw ang edad mo ay 18 years old o 17 years old, 16 years old. Yan yung paksa natin, yung pandaraya. Bawal po yan, mga kapatid. Tama, oo. Maghanap buhay po tayo ng marangal, matiwasay. Yun, tama. Hindi po yung pandaraya. Oo, recruit na recruit ka na lang. Kahit yung mga bata pa, wala pang isip. Eh pagdating doon, riripin ng mga employer doon, ha? Hindi naman magka-problema yung mga magulang ng mga bata, yung mga ano. Ang may problema dyan, yung agency. Oo, o, tama. Kaya maraming mga agency ngayon na suspended dahil po sa kagagawan na hindi po tama. Tama. Itutuwid po natin, mga kapatid. Kami po ay nandito, inyong mga kapatid, na para po ituwid ang lahat po ng ating kamalian. Nadadamay na nga yung matinong agency. Alam mo, partner, hindi ibig sabihin na tayo ay tama. Tama, may mali tayo, partner. Oo, walang taong perfect. Habang andyan yung Quran, babasahin natin, alam natin kung alin ang tama at alin mali. Yan ang guide natin, mga kapatid. So, yan po yung ating mga paalala po sa ating mga kapatid. Lalo na ngayon, sacrifice ng ating amang Prophet Abraham. Kinakailangan magtuturuan po tayo. Lalo na po yung may kagayahan, kailangan na pagdating ng pagkatapos ng Idil Adha ay kailangan magpapakain ka, pakatay ka. Lalo na sa mga may kakayanan. Yung kurban, mga kapatid, no? Huwag natin kalimutan. Malaking gantin pala. Si Abel pala, yung may-ari ng shop, no? Oo. Ay, sinabi ano kanina, sabi niya, tawagan na lang kita by tomorrow, after Idil Adha. Okay. Hindi naman sinabi kung magpakatay ng kambing or kasi, mga kapatid, ito yung panahon. Kaya nga, after ng Eid al-Adha, mga kapatid, ginawa po yan ng ating propetang Abraham na nung kanyang kaisa-isang anak na si propeta Ismail, no, na lagi niya napapanaginipan na inuutusan ng ating Panginoon na kakatayin niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Ismail. Dahil sa pagsunod niya sa Allah. Oh, yes. So, siguro sa panahon natin, partner, katayin mo yung anak ko, siguro wala na yata. Takot na. Takot. Pero, yung, alam niyo, yung si Hajar, yung asawa niya na si Hajar, talagang meron din may takot din sa Panginoong Allah. Oo. Sabi niya, bakit hindi mo gawin? Kung yan ay talagang kautusan ng Panginoon, gawin mo. Tama. O nabigyan ng lakas ng loob si Propeta Abraham, ginawa niya. Hindi na bumabasi sa kanilang tahanan. Eh si Ismail nandun sa kanilang playground, naglararo ng mga kasama niya. Sabi niya, anak, sabi niya, sama ka sa akin. Eh, ito naman si Propeta Ismail, hindi na nagtanong kung saan pupunta. Sumama na lang sa kanyang ama. So, pagdating na doon sa pinaka, doon sa binigay ng Panginoong Allah, na doon niya kakatay ng kanyang anak. Oo. No? Meron doon maliit na puntod. Doon siya nakaupo. So, sumandal yung Propeta Ismail dito sa tuhod ng kanyang ama. So, binigyan si Propeta Abraham ng napakatalas na pangkatay doon sa kanyang anak, mga kapatid, no? So nangyari nung lumingon si Propeta Abraham sa bandang kaliwa, pagtulak niya ganun ay napalitan na yung kanyang anak na si Ismail ng kibas. Gabriel. So nakita ng Panginoon na sabi niya talagang si Propeta Abraham ay naniniwala sa ang kautusan, mga kapatid. Kasi siya yung ama ng mananampalataya. Yun yung tunay na takot sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga kapatid, no? Kasi mantakin mo, partner, uutusan ka ng Panginoong Allah doon sa disyerto. Pero sinabi niya sa banal ng Quran, yung pinunta ni Abraham, yun po yung sagradong lugar. Yes. At mabantog sa buong mundo na napakayaman sa buong mundo. Isipin mo, disyerto. Siguro may utusan tayo o punta kayo sa disyerto nung kayo maniniraan. Siguro wala. Pati
Kasi wala nang yakin saka, eh. Mainit doon para wala nang palatay sa Allah. Allahu Akbar. Mainit doon ngayon sa Saudi, no? Mm-hmm. Mashallah. Pero nung naglakbay kami nung 2007, nako alam mo sa kwarto namin, wala po. Business ka partner naglakbay. Two times na. Wala po kaming aircon. Malaking gantimpala mo. Wala po kaming aircon, ang lamig, sobrang lamig. Allahu Akbar. Mas sobra pa sa bagyo. Pag sa Saudi daw mainit daw. Hindi, nung 2007 napakalamig. Parang parang yelo yung ano paglabas mo ng hotel. Mm-hmm. Ang damit ko partner makapal. Tatlong beses, meron pa akong manta na dala na nanginginig din yung katawan ko sa ibig sabihin partner, meron ding araw na iinit, may araw din na lamig siya. Yun ang natandaan ko na 2007 napakalamig. Kasi yung iba partner na sobrang init daw, lumalabas daw yung kanilang lumalabas yung ilong, nila, yung mga dugo sa ilong. Sobrang init. Sobrang init dahil sa yung simento, tapos yung araw, went through, tapos... Alam mo partner, napakaswerte nating panahon ngayon. Kasi may pwede na tayo sasakay ng sasakyan nung panahon pa ng Profeta Muhammad. Eh wala, naglalakad. Kung nilalakad din yung Madina, yung Kamil, o sa Saudi, Allahu Akbar. Kaya, so, ano ba yung partner pag mag-hajj ka? Eh, di ba, nilalakad yung Madina ba yun? O yung babatuin mo yung ano? Anong tawag doon pala? Sa ano yun? Sa yung sa Jamarat. Yung lugar doon ng Satanas. Satanas. May small, ka ng medium, pieces, large. Masya Allah. Yung maliit na mga Satanas, may medium na mga Satanas, yung pinaka-large. Tatlo yun eh. Tatlong poste yun yun. Naalala ko partner yung kwento ni Ride. Yung pabatuin mo yung Satanas doon. So, Allahu Akbar. Tapos yung iba pag nawala ng bato, mga tsinelas na binabato. Eh ganun pwede ba 'yun? Makita mo after ng Mina, makikita mo at tambak yung mga tsinelas, mga sapatos. Ay ganun. Pinukuha na ng ano ng mga ano na tagalinis doon. Hindi nakukunin nung may-ari. Hindi na. Masyaallah. Tapos na 'yun, mga bago para lang ibato doon sa Satan o Satanas. Oh, Satanas. Mm. Yung isa po 'yan sa ano sa mga ritual na mga pumupunta doon yung mga nagpe-pilgrimage. Pilgrimage. Yung partner nga natin si Attorney Apinto, nandun siya. Siya po yung nag-guide doon sa mga nag-hajj. Oo. Sorry. Pati yung si Sheikh Dama. Ha? Si Sheikh Dama. Kasama. Lux Dama. Oo. Mayroon siyang mga nag-hajj siguro. Mga 40 yata. Si Ustad Abdul Bayan Ayub. Pati si Sally Amiril. Nandun sila eh. Nakausap ko sila. Ay, ganun. Nag-hajj sila. O, meron na nag-sponsor sa kanila. Masyaallah. Na mga kapatid natin na mga Arabiano. Ay, mga kapatid, no? Kung sino po yung may magandang loob na mag-sponsor po yung mga hindi pa nakapag-hajj, gusto nila mag-hajj pero hindi po nila kayang tustusan ang kanilang mga sarili, pwede po kayong lumapit sa amin at kami po yung bahalang magbigay sa inyo ng mga jama. Yung ibig sabihin, yung mag-hajj ng libre. No? Yan. Katulad nung ginawa ng kapatid natin na sila Akali Petra Santa, meron pong matandang Arabo na nagbibigay ng every year, nagpapalibre po ng hajj. Masyaallah partner, pwede pero tayo. Pero ngayon, limang beses lang, una namatay na kasi. Ah, pumanaw na. May sariling bangko yun, mayaman yun, tapos hindi na pinagpatuloy ng kanyang mga anak. Alam mo partner, yun sa mga may kaya partner, eh meron po kong talata na babasahin dito partner. Oh, sige. Isali po natin sa wika natin maintenance. Okay. Ito yung mababasa natin sa Surah 9, Chapter 55. Mm-hmm. Ganito po ang pagkasabi ng Allah doon sa yung sobrang yaman. Mm-hmm. Yung mga ginawa na nila yung paraisong mundong ito. Babasahin po natin partner. Ang sabi ng Allah, kaya huwag kayong humanga sa kanilang kayamanan. Ha? Mm-hmm. At mga supling sa katunayan, ang plano ng Allah ay parusahan sila ng mga bagay na ito habang nasa mundo at upang lumisan ang kanilang kaluluwa habang sila ay nasa katayuang di mananampalataya. Allahu Akbar, partner. So, ibig sabihin, partner, eh, hindi ka pa mananampalataya sa Allah, tapos mayamang ka pa, eh ipinagyabang mo yung kayamanan mo, pero yun pala ang katumbas partner, karukaan partner, okay. Kalungkutan doon sa kabilang buhay. Kaya mga kababayan, mga kaibigan, mga kabatid na mayroong kaya, eh, sana po ay matakot po tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan po natin, wala pong makakatulong kahit ating mahal na asawa, ating mga anak, kayamanan natin anuman,
wala pong makakatulong sa atin. Kundi makakatulong sa atin yung mabuting gawa, pagsunod sa mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga propeta at sugo ng Allah. Kaya pag-aingatan po natin yung kayamanan natin, partner, mga kababayan. Ha? So yan po ang aming ipinarating sa inyo, kasi ang mundong ito ay pagsamantala lamang po tayo dito. Wala pong magtatagal dito, kapatid, mga kababayan. Kahit mga sugo at propeta, malapit sila sa Allah kung anong dinidinig nila. Sinabi ng Panginoon, parang ano lang tayo dito, parang naglalaro lang tayo sa mundo. Naglalaro lang tayo dito. Kaya ano ang mission natin? Mission ba natin mapagwapo, magpapagalingan? Allahu Akbar. Bawal po sa Islam. Bawal po sa Islam nagpapagalingan. Kaya kami po, kahit konti lang po yung kaalaman namin sa about Islam, ay ipinarating po namin dahil kami ay may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya partner, yes, yan po ipinarating natin sa kanila. Kaya itong araw na ito, ito po yung sagradong araw na limang haligi ng Islam, itong Idil Adha, na para ho na kung mayroon po tayong kagayahan, sana po ay ibuos na natin. Kasi pag tayo ay magpakain sa mga mahihirap, yung mga taong may problema, natutulungan natin, inshallah, ibabalik ng Allah ng napakalaki po dito sa mundo ito. Pag ikaw ay sincero. Baka may mga kaibigan ka, mga mayaman, yung gustong mag-kurban, ano po? Inshallah. After prayer bukas ng Eid al-Adha, yun yung pagkakate po ng kambing, baka o anumang hayop na pwedeng katayin ng ating mga kapatiran. Di ba may katumbas yung partner? Pag ikaw ay magkakatay ng kambing o baka, talagang napakalaking gantimpala doon. Tapos, ipapakain mo sa mga tao. Masha'Allah. Yun yung magiging silbing ano mo, talagang pagdating sa kabilang buhay. Basa ng Maguindanon, sadtak-sadtak ng baloy kaluda. Yes. Ibig sabihin, katron-katron, anong patak, minalbakar. Oo, lumalaki. Sa patak-patak ay magiging karagatan. Oo, masha'Allah. Allahu Akbar. Katulad din ng kahit talata lang ng minsay ng Allah, iparating natin sa ating mga kababayan, yes, na kanilang maunawaan mabuti, inshallah, may ganding pala tayo, partner. Okay nga, pasalamat nga ako pala kay kaninang umaga po sa doon sa programa po ni katropang Nick, no? Oo. At si Angel Cruz. Ay, mashallah. Ng pagbabasa po nila ng aking mga minsahe. Ano po, maraming salamat po sa inyo. So, meron pong tinik si Kwan, yung partner natin. Si, sino ba yun? Yung may Ankis Auto Repair Service. Ah, yes. Oo. Si, nakalimutan pangalan. Si Abil. Si Abil, oo. Si Boss Nakan. Abil. Nakan. Ayan, at yung kanyang Ankis Auto Repair Service. Diyan po matatagpuan sa veterans. Along tandang sura, Abinyo. Meron din sa tandang sura. Dalawa po yung kanyang area. Oo. Galing po kanina doon, pinaayos ko po yung ano, kasi di ba tumutunog yung pump belt ng sasakyan natin kanina. Yung mobile natin. Oo, mandirigma nga, sabi ni Arman. Pinaayos natin kasi, sabi ko baka hindi natin masakyan kanina, yung ating lumang sasakyan. So, sa awa ng Allah ay naayos naman ng kunting halaga lang, mga patid. Meron pa yung ano, meron pa siyang bagong ginawang ano ngayon, yung water distribute. Saan? Sa may veterans. O, veterans. Oo. Kaya yung mga kapatid natin na gustong maniguro ng halal na tubig, yan po, magpa-deliver po kayo kay Abil, no? Mura lang yan, 25. Wala kaming bayad dito, mga kapatid. Diba, ulong lang namin sa kanya. Kasi, diba yung Hajj, itong matapos ang dasal natin sa Idil Adha, pinapapunta tayo sa kanya. Kasi iba, binanggit mo yung kanina. Ayun, kanina, sabi niya, tatawag doon siya bukas. Saan gaganapin yung partner? Sa baka doon sa bagong shop niya siguro, sa along Tandong Sura, Binyo. Masha'Allah. Pagpalain si Boss Abel. Doon sa lugar ni Sultan Kiram. Sultan, oo. Malaki yung shop niya ngayon doon. Talagang sacrifice na tao yan, no? Alam mo, katropang Madsen. Dating ano yan, ex-abroad yan eh. Oo? Oo, OFW yan. Pero magaling siya, partner, mag-ayos ng mga sakyan. Kasi ano siya, yun ang inaral niya. Kaya nagtaka ko yung
Yung sasakyan mo, kunting sakit lang, itakbo mo kaagad. Gumaling na. Gumaling na. Masyaallah. Eh, see, yung mga sakyan natin parang tao yan. Mm, eh, at saka napakabait po ni Abel. Mm-hmm. Kahit may problema yung sakyan mo, sa talagang nakita niya. Ay, namimigay. Oo, mabait, mabait na tao. Mo, talagang si, nagulat nakita. Na si Redin. Eh. Pinakain pa tayo, binigyan pa ng, namigay pa ng pera. Alam mo, sa tanong buhay pa ni Redin partner. Redin. Sa tanong buhay niya, hindi pa nakaranas ng ganun. Na isinasama natin sa tinatawag kanduli, blessing ng Islam. Yes. Ang ganyan Islam, wala pong pinipili. Muslim ka man, o Kristiyano ka man, o ano ka man, basta sumama ka, eh magkaroon ka ng gantimpala, biyaya. Eh, pumunta tayo sa, ano, sa Imus, Cavite. Imus ba yun? O, Imus, Cavite yun. Eh, Imam eh, Muhammad Kana. Oo, niya. Oo. Pinakain pa kayo. Mm-hmm. Binigyan kayo ng pera. Mm-hmm. Ang problema, burara si partner. Nawala. Nawala yung pera niya. Oh, 500 pesos. Sayang yung 500 pesos. Ano pero, pero partner, meron po tayo. Eh, pinumaigan din natin kasi nagpagod din yung kasama natin. Oo. At talagang ipinakita. Nakita niya yung ano po yung batas ng Islam. Inshallah, sana ay nakikinig ngayon si Redin partner, pati yung kanyang partner. Redin, mabuhay ka sila sa Facebook account ng kanyang partner. Redin, mag-asawa ka na. Kasi may may Facebook si Redin, hindi naman niya nagamit. Redin, mag-asawa ka na. Ayan, kasama po yan sa USD, si Redin Oro. Kasama niya si, ano, si... Atong Balatong. Pati si Kon, si Pascual. Oo, Pascual. Ayan, okay. Kasama na yun. Mamaya may programa sila, partner. Ah, panggabi sila. Pero partner, nag-tick si Kwan, si Anwar Salipada, dyan po sa San Pedro, Laguna. Bati mo na kay 9 minutes lang tayo. Binabati po natin sila ng salam, si Anwar Salipada, yung kanyang may bahay, mga anak niya, at yung kanyang mga kasaman o mga kamag-anak niya dyan sa San Pedro, Laguna. Nakikinig sila ngayon. Binabati ko po si Abdullah Umar at si Bao. Ayan palayaw, Bao, si Jack Asnawi Salipada at si Saliling, tapos si Sayo. Ayan, mga kamag-anak yan. Marami sila dyan ngayon, nakikinig. At nung kahapon niya, partner, galing po ako sa kanila, eh, nag-usap-usap po kami kasi may problema po sila, partner. So, alhamdulillah, eh, dahil utos ng Allah, eh, kung kayo may kaalaman sa Islam, eh, kailang iparating sa kanila para hindi, kasi yung iba, eh, katapangan. O, matapang ka, pero ang antungan mo ay bilanggo. O di kaya makapatay ka. So, tayo naman ay nagpayo po tayo sa batas ng Islam. Ipinarating natin sa kanila yung utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. O, alhamdulillah, partner, natanggal pinaka, yung kanilang galit. Ang pinaka-solution dyan, yung tigilan na po natin yung mga karahasan, yung mga tama. Gawain na hindi po tama. Mm-hmm. Talagang pinagbabawal sa banal. Yan, binabasa ko natin kanina yung... ipinagbabawal po yung kamkamin mo, yung pag-aari ng iba. Yun. Na wala sa katarungan. Mm-hmm. Kaya sumunod po tayo sa, yes, lalo na dito, nung katulad sa ating mga kapatid na vendors, kung ano man yung panukala ng mga namumuno sa ating pamalan, ay sundin po natin. Kasi mabait din po sila yan. Ang problema, partner, yung mga visa na galing sa Emirates, visa lang, pati ticket, eh, meron palang bayad sa airport. Bakit, meron? Bakit? Eh, hindi makakalusot pag walang bayad. Eh, alam na illegal yun. Pero illegal yun. Illegal yun. Kasi ban matagal. Yan ang problema eh. Dapat ayusin natin yan yung mga ban na mga bansa. Lagay lang ano yun. Yung lagay mga, yun. Recruiter. Ako. Oh. Allahu Akbar. Alam mo, nakausap pa kung kaibigan natin. Ano daw eh? 50,000. Ala ba? Malaki pala partner. Parang ano yung tawag yun? Bit-bit. Dito. Bit-bit. Oh, paalala po, oh, sa ating paalala po sa ating mga patid. Sana, no? Po i-sorry niyo yan. Tingnan natin yan, mga patid. Kasi kawawa po. Maghanap po tayo ng matiwasay. Kasi pagdating ng mga aplikante doon, problema. Ano? Minsan nila nakauwi, na ano na sila, na TNT na sila, partner. Alam mo, kaibigan, kapatid, Mads Pangulima, ang... sa kinalungan, parang karma rin ang sasapitin na. Maraming mga ganyan, mga kaibigan ko na nagkakarma sila dahil sa ganun mga klaseng mga hanap buhay. Mm-hmm. Ayan, binabati ho natin si Hassan Rosales ng Riyadh, Saudi Arabia, yung mga OFW natin dyan, si Dato Juber Malagat Flores, dyan po sa may Riyadh, ang aking may bahay, dyan po sa Makkah, Saudi Arabia. Ayan po, malapit na po ang kanyang balik sa ating bansa Pilipinas. Masyaallah, partner. Makikita mo na yung mahal mo sa buhay. Oo, isipin mo, partner, talagang
yung ating mga OFW, talagang pumunta sila doon para makipag-sapalaran na para sa kanilang pamilya. Pagtrabaho ng hirap din po. Malinis. Hindi yung pagdating yun, sitting pretty kayo. Oo nga. Eh marami dyan, mga OFW, pagdating ng Saudi Arabia, akala mo kung hindi mo utusan ng employer, nagagalit. Oo. Tapos sabi niya, sige, pauwi na ako ng Pilipinas, babalik na ako, sira ulo. Dapat wag na ganun. Hirap na hirap yung mga magulang ninyo, nangungutang na nga, minsan mga nagpapay. Sinangla niyang ibinintay yung kalabaw, bahay, sinangla. Minsan nagpa-5-6, bawal po yung 5-6 ha, huwag kayong gumamit ng 5-6 mga kapatid. Right. Bawal po sa Islam yan. Bawal, wala po yan sa kautosan ng ating Islam. Ngayon, pag nakarating na sa Saudi Arabia, aba, hindi magtrabaho. Oo. Parang ano na siya, yung siya ng boss na baliktad na. Paalala lang po ito aming mga patid yan. O baka may babitin, mayroon tayong 5 minuto. Mayroon na tayong 4 na minuto. At ako po ay magbati po. Binabati ko po yung aking pamilya po dyan sa poblasyon Kumalarang sa Buong Kadilisor, ang aking papa sa Hak Pangulima at yung aking nanay, pumanaw na po. At sana ay pagkalooban ng Allah Subhanahu wa Ta'ala doon sa kanyang kinalalagyan. At inshallah, napakabait po yung aking nanay partner. At siyempre yung aking mga stepmother, nakikinig po sila. At ang kapayapaan ay sumain nyo. Siyempre yung aking mga kamag-anak dyan, Umar at Abubakar, Ulangkaya, Ulanda, at pamilya Dakula. Ayan, nakikinig sila sa ating programa. At siyempre po mga kaibigan, yung ating mga OFW, nakikinig po sila sa ating programang Ang Mensahe ng Kapayapaan. At lagi ninyo antabayanan ang oras, ganitong oras din, ganitong araw. At iba pang mga ngaral namin sa about Islam ay ang programa po ng Ang Mensahe ng Kapayapaan tuwing araw ng Lunes, Merkulis at Friday. Nariyan po yung ating mga alim, mga ngaral, yung mga amersab natin. Wibis ata. Wibis? Wala na bang Friday? Mayroon Friday. Monday. Monday, Merkulis, Thursday. Friday. Meron bang Wibis partner? Wala. Meron, yun na nga, tatlo lang. Oh, yun. Monday, so, yun Thursday, Friday. Oh, ayan, pakinggan ninyo ang aming mga mensahe o aral namin about Islam at lalo po sa ating mga kapatid na nakikinig ngayon at sa aking may bahay po dyan sa Dubai, nakikinig si Nuria Ismail. Ah, eh bakit pinalis mo doon sa Dubai na ano yan? Oo, nakikinig siya ngayon partner. Oo. So, siyempre ho, yung aking bagong asawa, ha? Ayan, binabati ko po si buti ka pa may bago. Naira, puro luma. Oo, Naira. Naira sang Naira Bandaran. Oh, basta Naira. Ayan po. Hindi lahat ng Naira. So yun, at inshallah baka maka-blessing po tayo matapos yung itong Idil Adha. Okay, partner. Yung mga kamag-anak ko, mga pamangkin ko diyan sa Cebu City, no, sa Mambaling. Kaya mabuhay po kayo diyan. Maraming salamat sa inyong pagtawag sa akin. Kaya bukas ang Idil Adha natin. Kaya bukas. Happy Advance Idil Adha sa mga taga Cebu, no? At yung pala yung mayroon kaming project diyan sa General Santos. Sana po ay tanggapin ng ating Panginoon na aprubahan na po yung ating project diyan po kay Mara Ulangkaya. Ulangkaya? Yes, kasama ko po si Haji Ali Kalukal. Siguro baka kami po ibigyan ng ticket ng libre. Naku. Eh kami po makakarating sa General Santos City. this coming September. Kaya iwan kita dito ng mga 2 weeks siguro. Matindi partner, isasalang mo ako dito mag-isa. 2 weeks. Babalik naman ako. Okay. Pero partner, magpaalam ako. Ako sige po ang inyong kapatid sa Islam. At sa ating mga kababayan natin, kung meron po kaming nasabing masakit sa puso at damdamin ninyo, kami tayo lamang po. Kami ay humihingi ng paumanhin sa inyo. At ako po mag-iwan ng Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sumatinawa ang kapayapaan at pagpapala habag ng ating dakilang tagapaglika. Ang inyong lingkod, Brother Muhammad o Pangulima. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipinas. Okay, maraming salamat para partner o katropa Madzo Pangulima. Ayan, antabayan po inyo ang susunod na programa Anghel na Masa ni Ma'am Tena Clementi and Ma'am Yushi. And of course, sa mga kapatid natin, bukas na po yung Idil Adha natin, no? Agahan po natin ang pagising
Yung mga cellphone natin, itabi natin sa mga tenga natin. Alarm natin yan ng alas 3 ng madaling araw para hindi po tayo makatulog na mahimbing. Kasi minsan lang ito sa isang taon na dumadaan. Itong prayer natin na 6:30 early in the morning, mga kapatid. Kaya bukas po ay paalala po dyan po sa family Dato Manong. Dyan po tayo maglilid ng prayer bukas na po ng umaga, mga kapatid. Maraming salamat at pinasalamatan po natin ang ating mga kapatid na sila po ay nakikinig o nanonood sa ating programang Mensahe ng Kapayapaan. Kaya sa mga OFW sa Saudi Arabia, mabuhay po kayo dyan. Sana ay patnubay nawa kayo ng ating Panginoong Allah SWT at bigyan ng mahabang buhay at maraming maraming pera. O akhiru da'wah, alhamdulillah rabbil alamin. Ito po ang inyong amang katulong at kaagapay sa pagpapalaganap ng magagandang balita, matatamis at mga ganito ang araw sa Islam. Ito po si Imam Abdulkahar Salik, nagsasabi ng magandang hapong pumuli sa inyo lahat. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.